And we're back here on BRGY. Annie, gusto ko lang i-ask sa'yo, no? Ano sa tingin mo yung mas mahirap sa role sa buhay? Ang pagiging magulang ba? Or ang pagiging anak? And I think I'll go for an unconventional answer. Pagiging anak siguro, because we have the pressure to really succeed in life and to uplift and maybe in the future support our family members. So, and we also have the pressure of matching the achievements of our parents. So I think there's a lot of pressure na pagiging anak in a way that you have to really surpass what your parents have achieved and to prove to people that you are a worthy anak. You know what, Annie? I beg to differ. First time ko gamitin yun, na-proud ako. Anyways, yeah, for me, yung pagiging parent. Diba? Ang ganda ng mga terms natin na kailangan magamit yung mga yun eh. Pero again, feeling ko parent yung mas mahirap kasi, especially for first-time parents, parang they don't know what they're doing yet kasi first time nga nila. They can read as many books as they can, so many stories of successful parents, as many as they can as well. Pero each child kasi has their own characteristic. Each child has their own story. Ikaw, kailangan mo mag-provide, kailangan mo silang tuluan ng tamang asal, kailangan mo silang ipag-aral. So all of these, so many factors, and at the end of the day, they just really want to give the best life they can give for their kid, for example. Pero Jay, different roles involve taking risks. Naging sulit na naman kaya ang isinugal at itinaya ng susunod nating makakasama? Here's a story of our G-Pinoy who's a successful operation manager of the most prestigious commercial center in the city of Riyadh. Here's Jerroe Torres' story here on today's IRL. Hi mga ka-Global Pinoy! Ako pala si Jerroe Torres, isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagtatrabaho bilang isang operations manager sa isang retail business na nandito sa Riyadh. I'm from Visayas po. I'm from Dumaguete, Negros Oriental. Kami po ay typical na probinsyano na ang pamilya ko po. Ang source of income is mangisda po. Ang tatay ko is a fisherman at nanay ko naman po ay may pwesto sa palengke dati. Anim kaming magkakapatid, ako po ay sunod sa bunso. Siguro at first nung bata ako, biruan lang siya na, you know, you're part of LGBT. So parang hindi pa nila ganun ka tanggap kasi wala feeling nila ano lang yan, bata pa kasi, tapos yung mga kalaro ko kasi puro babae. So parang ganun. At first ganun siya, kaso nung high school ako, yung na-confirm nung family ko and ng tatay ko yung sexualidad ko, doon na talaga pumasok yung lahat naman okay aside sa hindi talaga ako matanggap na part ako ng LGBT. Tapos nag-decide ako mag-lies after nun kasi hindi ako tanggap ng father ko. Yun. Gusto ko kasi yung may mapatunayan na hindi ako basta baklal. Traumatic siya kasi I was just 14, 'di ba? So ang bata ko pa, pagdating ko sa bus, may nakilala ako dong bakla, matanda na rin siya. May parlor siya. Tapos nakita niya ako bugbog ganyan, may pasa. Tapos sabi niya, "Saan ka pupunta?" Eh feeling ko hindi talaga ako papasa kayo ng bar, pupuntang Cebu kung wala akong kasamang matanda. So yun, nagkwento ko sa kanya. Sabi niya sa akin, isama daw niya ako doon. So pagdating doon, yun nga, ang ginawa niya is pinatuloy ko sa parlor, tapos yun, naglilinis-linis, ganyan-ganyan. May regular customer kasi sila doon, yun ang nagpaaral sa akin ng high school. Yung mama ko doon, actually namatay na siya. Napakabait, lagi niya ininsil sa utak ko na yung nangyari sa akin dapat gawin kong motivation. After natin ng high school kasi, okay ako kasi may nagpaparal sa'yo. Nung college, wala na kasi nag-US siya. So wala na akong susupport. Nag-apply ako ng Mayor Scholar. Good thing matalino po tayo ng very light. So napasa ko po yun, ang babayaran ko lang po ay miscellaneous. Pero kasi nga, boarding house, everything, kailang so nag-working student ako nun. Ang pinakamaganda po sa akin, lagi ako nakakamit ng mga mabubuting tao. May classmates po akong mayayaman, na anak ng mga may pera. Kasi after ng college, dumiretso ako ng Manila. Tapos pagdating ko sa Manila, akala ko pag may diploma ka, ang bilis maka-apply ng work. So first week ko doon, apply. Wala talaga, zero. Alam mo yung sa bus, sa Cubao. So ang ginagawa sa amin eh, magbibigay sila ng mga donuts na naka-box para sa lahat na nagta-travel. So
kami yung umaakyat sa mga bus. Mataas na yung tingin ko sa sarili ko noon, nung panahon na. Kasi gumaduate ako eh. Ang dami kong in-struggle para magka-diploma. Tapos ending ko pala, magbebenta lang ako ng donut sa Maynila. Pero feeling ko kailangan ko siyang ma-experience. Yung kasama ko sa bahay, nasa kabilang room, nagko-call center. Tapos nakita niya ako umiiyak. Sabi niya, anong problema? Ganyan. Sabi ko, sa work, hindi ko gusto yung trabaho kasi nakapag-aral naman ako, ganyan. Tapos sabi niya, pati may try yung call center. Di ba sa probinsya wala namang call center, hindi naman alam yon. Wala akong experience. May experience ako sa pagtitinda. So I tried, actually struggle siya. Ang dami ko in-applyan, wala talaga din. 1 week din ako nag-apply noon kasi sinasamahan ko siya. Isa sa pinakamalaking call center dati. Nag-apply ako sa awa ng Diyos, Friday yun ng umaga, May 11, hindi ko makakalimutan, 2005. Diyos ko Lord, hindi ko kakalimutan yung araw na yun. Kasi nakuha talaga ako, as in yung rejoice ko na parang, ay, at last, alam mo yun, may pinto ang nagbukas for me to be someone, to be somebody. Kasi yun yung naisip ko eh, talagang kailangan kong may mapatunayan talaga. So yun, nagtuloy-tuloy naman siya. Naging maganda yung buhay ko sa call center. After 3 months, nag-team lead naman ako doon. Tapos nag-scheduler after a year. Tapos nag-stay ako doon for 10 years. Naging supervisor, manager naman ako nung sa span ko ng 10 years. So umuwi ako sa amin na feeling ko may naipundan na ako. Like mayroon ako bilang ako sa lahat ng struggles na napuntahan ko. Parang feeling ko may someone na ako kasi may title ka na eh. Kaso, pag uwi ko sa amin, totoo talaga yun na pag niyakap ka lang, as in everything, mawawala. Pero, nung nakita ko ng tatay ko, naramdaman, hindi naman siya nag-sorry, pero naramdaman ko yung sincerity na tinanggap ka niya kasi pinagmalaki niya ako sa kasama niya. Na-realize ko ngayon at my age na kailangan ko ma-experience yun lahat. Kasi kung hindi ko na-experience yun when I was young, yung lahat ng nangyari sa aking struggles ngayon, eh hindi ko malalampasan. Importante yung pamilya sa akin. Kasi ang dami kong sub-family since nung bata ko hanggang ngayon, ang dami kong pamilya. So kung tutuusin, siguro nakasampung pamilya na ako. Pero kung sa totoong pamilya mo, like yung talagang biological mother and father and the family, hindi mo talaga pwedeng kalimutan. Sabi nga nila, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay walang patutunguhan. Naniniwala po ako doon. Kung wala ka talagang backbone or yung structure sa likod mo, wala, mapapalya ka. So sa akin, isa yun sa foundation na kailangan mo, ang pamilya. That is what I call inspiring, and I think that story is definitely one of my favorites dito sa BRGY. I feel like mas marami pa tayong pwede pa malaman sa kanya later on kasi ang galing, super successful niya na ngayon, and pinatunayan niya na whatever circumstances there is with life and yung mga disadvantages na meron siya, pinroof talaga niya na kayang-kaya pa niya. He can definitely do a lot more. We may have a lot of painful memories, Jay, but that shouldn't stop us from becoming who we are meant to be. Kaya huwag na natin i-judge ang mga tao based sa mga nakikita lang natin, and who knows, they're just being prepared for a wild comeback. Don't go away dahil ikakwento na ni Jerroe kung paano niya naisipang lumipad papuntang Dubai para ituloy ang journey niya sa buhay. All that and more when BRGY returns. Hi BFam, this is Will Mikael, and one thing that I would like to get is a skill for drums, because I know how to play guitar and piano and I really love to groove as well, so I really would love to get drums and the skill for it as well. And but you know, drums is not really a good place for my place, you know, because my place is very small and everything, but you know, hopefully soon, sana. And yeah, I would love to get drums.